Good day everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang 10 ways to become stronger dito sa Night Pros. Okay, so last video, nangako ako mag-upload tayo ng guide sa pagbibuild ng character para kayanin nating i-progress yung main quest natin. Dahil I assume na nagsastruggle din kayo kagaya ko. So, kaklaruin ko lang na ang build na to is for PvE lang muna. Since early game pa lang naman at PvE talaga ang priority natin sa ngayon. So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa number 1, craft gears. So, ang pinakauna natin gagawin is magcraft ng tamang gears. Dahil kung hindi ito yung uunahin natin, baka ma-invest natin sa maling tao. Maling gears yung resources natin. Masasayang lang. So ang top priority natin sa pagpili ng gears na ika-craft ay yung stats nila. Specifically, accuracy. So ngayong early game, okay lang if green gears lang muna yung i-craft natin. Pero kung spender ka naman at madami kang diamonds, pwede mo nang skip yung green at rumekta na sa blue. So sa weapon, doesn't matter kung ano ang class mo. Ang stats na habulin natin dito ay accuracy and PvE damage. Pero in my case, nirush ko i-craft yung blue weapon ko since sobrang laki ng boost niya. Sa secondary naman, accuracy and PvE crit. Sa helmet, actually kahit ano lang dyan. Pero what I suggest is skip natin siya at rumekta sa Nightcrow's helmet, which is blue. Sa armor, same logic with helmet, skip din natin at rumekta na lang tayo sa Nightcrow's chest armor. Sa pants, Agile Champion's Gaiters para sa bigay niyang accuracy. Sa gloves, Brave Adventurer's Gloves. Sa shoes, Brave Adventurer's Boots. And sa cape, erekta na natin sa Nightcrow's cape. Accessories naman, sa necklace, depende sa class mo. Kunzite kung melee ka, Ruby Light kung ranged, and Tanzanite naman kung magic. Sa earrings, dalawang Ruby Light earrings. Sa ring, dalawang Platina ring dahil may +3 accuracy yan each sa mga normal mobs. And sa belt, skip na lang natin to to Adventurer's Belt. Number 2, Enhanced Gears. Okay, so nabanggit ko nung nakaraan na may safe enhance tayo. +7 sa weapon, +5 sa armors, and +3 naman sa accessories. Ngayon, kapag green pa lang ang gears mo, masasuggest kong hanggang dun lang muna yung enhance natin. Pero kapag nagcraft ka na ng blue gears, may discarte na tayong gagawin. For example, nagcraft ka ng blue na weapon. Ang gagawin mo lang is i-enhance siya to +6. Then wag mo siyang papaluin hanggat wala ka pa netong blue na enhancement scroll na pwede natin makuha sa daily gold shop by chance. So ang ginagawa ng scroll na yan may chance na mag +2 enhance ang gear na pinalo mo. Kaya imbis na +7 lang siya, pwede siya maging +8. Pero kung +7 lang talaga ang inabot, pwede nyo gamitan netong purple na enhancement scroll. Ang nagagawa naman yan, nababawasan ng 1 enhance yung weapon mo. Then, paluin mo lang ulit ng blue na scroll, rinse and repeat lang hanggang mag +8 dahil sobrang laking boost niyan. At ganun din yung gagawin natin sa armors and accessories, except sa talisman, feather, amulet, and relic. Ang diskarte naman sa enhance na mga to is sandamakmak na duplicates. For example, +3 ang relic ko. Magtatry ako mag +4 ng duplicate at kapag nag-success, yun naman ang gagamitin ko. Pero pag nag-fail, okay lang since meron pa akong +3 na magagamit. Number 3, Refined Gears. Huwag kayong malilito sa Enhance and Refine. Yung Enhance, yun yung magdadagdagan yung level ng gears mo. And ang Refine naman is mabibigyan niya ng random stats yung gears. So yung pwede mo lang i-refine ay yung mga gears na kulay blue pataas. And i-goal natin makakuha ng either accuracy or base stats. So ano-ano ba yung base stats? Yun yung strength, kung melee ka, dexterity if ranged, and intelligence naman kapag magic. So ang pinaka-reliable nating source ng refinement stones para sa weapon and armor ay gold shop. Sa relic and amulets naman, artifact merchant, 3 pieces a day. And sa accessories, either sa Irleta's temple or specialized craft kapag prosperity yung pinili mo. Number 4, weapon proficiency. So etong weapon proficiency ay napapalevel siya through killing mobs kahit saan pero mas mabilis siyang tumataas sa Sankona Ruins, yung dungeon. And kada level to, pwede mong i-unlock ang mga bigay niyang stats gamit ang gold. And mas tumataas ang na-unlock mo, mas nagmamahal yung presyo. So kung titignan nyo, ang liit lang naman ang stats na bigay dito. Pero hindi yan ang habol natin, kundi ang skill trait tomes.
So pagtungtong natin ng second job advancement, eh ma-unlock din natin tong tomes na tinatawag na pwede nating ikabit sa skills natin para i-upgrade sila. Nakasulat din naman yung effects dyan. So sa ngayon, hindi ko pa alam kung ilang tomes ang pwede nating i-equip. Gagawa na lang siguro ako ng another video kapag na-unlock na natin siya. Number 5, Creed. So etong Creed is sobrang straightforward lang. Kada level ka, bibigyan ka ng 1 point para i-distribute sa mga stats na yan. E saan ba dyan ang dapat natin paglagyan ng points? Iisa-isahin ko. Ang strength para to sa mga melee DPS dahil nagbibigay siya ng melee accuracy, melee damage, melee crit, and damage reduction negation. Kung sa ibang MMORPG pa, ignore defense ang tawag dito. Dexterity naman, which is good for ranged physical DPS dahil nagbibigay siya ng ranged accuracy, ranged damage, ranged crit, and crit damage. Intelligence, para to sa mga magic DPS dahil nagbibigay siya ng magic accuracy, magic damage, magic crit, and skill damage. Endurance, dito tayo hugot ng defense dahil nagbibigay siya ng damage reduction, crit res, skill damage reduction, and crit damage reduction. Spirit, maganda to para sa mga skill-based classes na kinakapos sa mana dahil nagbibigay siya ng max MP, MP regen, skill speed, and MP cost reduction rate. And finally, Vitality. Tingin ko lahat ng class ay kailangan to in the future dahil nagbibigay siya ng max HP, HP regen, HP potion regen, and max weight. So ang dami natin pagpipilian, no? And in the future, ikakalat natin ang mga points na yan. Pero sa ngayon, ibuhos lang muna natin sa isa. Gaya ko, since melee ako, binuhos ko lahat sa strength. Dahil top priority natin ang accuracy ngayong early game. Number 6, Infuse. So etong Infuse, isa pang tab na pwede natin pagkunan ng stats. Para siyang refine, pero sa mismong character natin. Heavily dependent din to sa RNG. So may different slots dito na ma-unlock mo kapag na-reach mo yung level requirements nila. So para ma-infuse mo yan, kailangan mo ng spell rune crystals na pwede mong i-craft gamit ang metal fragments. So saan ba natin makukuha ang metal fragments? Sa pagdi-dismantle ng gears. So nakalista dito ang mga stats na pwede mong makuha kada mag-i-infuse ka. And random ang bigay dyan. Kaya kung pangit ang nakuha mong stats, i-infuse mo lang ng paulit-ulit hanggang makuha mo yung gusto mong stats. So ang masasuggest kong kunin natin dito is PvE accuracy and accuracy. And may save stats feature din dito. For example, nakakuha ka ng bonus stats, which is etong purple. Pwede mo siyang isave gamit ang gold, then itry mo makakuha ng mas magandang stats. Kapag malas talaga at wala kang mahanap na mas better sa kanya, pwede mo siyang balikan or iload for 1 million gold. Pero di ko siya masasuggest since namumulubi nga tayo sa gold ngayong early game. Number 7, Buffs. So ang tinutukoy kong buffs dito is yung mga temporary buffs na pwede natin gamitin para madagdagan yung stats natin for a period of time. So yung mga babanggitin ko lang is yung mga pwede natin bilhin in-game nang hindi nagta-top up. Isa-isahin natin. Draught of Victory, nagbibigay siya ng 4 accuracy and 4 def. Mabibili mo to sa Sundry's Merchant. Draught of Onslaught, nagbibigay siya ng 20% normal attack speed and 10% skill speed. Mabibili mo din sa Sundry's Merchant. Beefsteak, nagbibigay siya ng 1 melee damage, 1 melee accuracy, 2 HP regen, and 2 MP regen. Mabibili mo naman to sa Guild Merchant, 10 lang kada araw. Moonlight Protection Talisman, nagbibigay siya ng 5 def and mabibili mo siya sa Battlefront Merchant. And lastly, Sun Battle Talisman, nagbibigay siya ng 2 PvE accuracy and 2 PvE def. Mabibili mo din sa Battlefront Merchant. So yung mga buffs na to ay magastos talaga sa currencies. Kaya dapat, gagamitin mo lang sila sa mahalagang grinding, gaya ng main quest, bosses, or dungeons. Number 8, Skills. Okay, so nabanggit ko na to dati. Mabibili mo ang skill books sa skill merchant at yung mga skill books na yon ang gagamitin mo para ma-unlock yung iba mong skills. At may mga pages ding binibenta dyan na gagamitin mo naman para palevelin yung mga skills na yon. So ang top priority natin is ma-unlock muna ang lahat ng skills bago sila i-upgrade. Dahil alam nyo naman na sobrang limitado lang ang gold na nakukuha natin araw-araw. Alin naman ba dyan ang una kong bibilhin? Bilhin mo muna yung mapapakinabangan mo sa PvE. Gaya sa akin, pag nakaipon ako ng 9M, ibibilhin ko tong Battle Cry dahil madadagdagan niya yung basic damage ko. Inignore ko muna yung Assemble, which is damage reduction, and Chain of Eternity, which is bind. Dahil ang mga skills na yan ay useful lang sa PvP. And dahil nga early game pa lang, huwag muna natin isipin ang PvP. Focus lang sa grind. Pero eventually, lahat naman yan ibibilhin natin. Kaya dapat, nagtitipid na tayo sa gold.
Huwag tayo gumamit ng buffs and pots kapag wala naman tayo sa main quest or dungeon para hindi tayo bili ng bili. Huwag din muna tayo bumili sa gold shop hanggat hindi pa natin na-unlock lahat ng skills. And as much as possible, huwag tayong teleport ng teleport. Kung malapit lang naman ang next mob sa quest natin, lakarin na lang. Number 9, glider, mount, and weapon skin. Okay, simulan natin sa glider. So napakalaking bagay kung makapag-craft tayo na ito. Hindi lang dahil madami siyang stats na bigay, pero dahil din ang laki ng XP gain percentage. E saan ba natin makukuha tong glider? Kinakraft siya. So ang materials na kailangan mo ay isang Morion and old aircraft components na makukuha mo sa Battlefront or Masarta Ice Cavern. At ang makukuha mong glider ay RNG din. Pwedeng blue, pwedeng green, or puti. Sa mount and weapon skin naman, makukuha mo sila sa gold shop, 3 summons daily, sa mga battle pass, sa mga events, kaya dapat tinatapos natin yung mga limited time events. Gaya na itong Lucas Discipline 1 and 2, mukha lang mahirap yan dahil maraming numbers na nakalagay, pero pwede mo yun mag-grind ng ilang oras lang. And sa mga nakakalat na crows sa mapa, kung hindi nyo pa alam yon, ipanoorin nyo muna tong video na to. So obviously, yung i-equip nating mount is yung nagbibigay ng stats na mapapakinabangan ng class mo. For example, melee ka. Useless sa'yo itong mga range damage and ranged accuracy. Pero kung yan lang talaga ang meron, wala na tayong no choice kundi i-equip na lang. So dahil nga RNG ang pagkuha ng mga to, dapat gamitin natin palagi ang pessimistic approach. Huwag tayong mag-expect na makakuha ng epic or legendary. Dito na lang tayo mag-focus sa in-slot effects. I-goal natin ma-unlock lahat ng common, uncommon, and rares. And last but not the least, number 10, collection. Hinding-hindi talaga ito mawawala dahil ito yung isa sa pinakamalaking source natin ng stats. And pwede mo siyang i-grind. So nabanggit ko na dati na gumamit tayo ng filters. And I still suggest na i-prioritize natin ng accuracy, PvE accuracy, and melee accuracy. If melee ang class mo, syempre. Nakalista naman din dyan kung saan nagda-drop ang mga items kaya di ka na mahihirapan maghanap. Pero kung may makukulik kang ibang stats, okay lang din. Basta wag lang natin silang bubuhusan ng oras para i-grind or bilhin sa exchange. Dahil ngayong early game, lahat tayo ay desperado sa accuracy. And by the way, share ko lang, dito sa Antique tab, meron kang pwedeng i-craft gamit ang 2 rough leather, easy plus 1 accuracy. So yun, palagi nyo tandaan na hindi porket mataas ang growth rate, malakas na yung character. Ang pau pa nga akong tawagin. Mahalaga pa rin na alam natin yung mga stats na ipaprioritize. Lalong-lalo na yung accuracy na sobrang laki ng impact sa build. Dahil aanhin mo naman yung mataas na damage kung hindi ka rin naman tumatama. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kits sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.